20 years sa abroad, ngayon lang ako ulit nakaranas ng undas dito sa Pilipinas. Kasi nung nasa Middle East ako, namatay yung mother ko, hindi ako pinauwi ng employer ko. Kasi unang-unang rason dun, yung ikama ko expired. Hindi nila ako ma-issuehan ng final exit visa. Kahit natapos na yung kontrata ko, hindi ako pinauwi. Halos umiyak ako sa harapan nila kasi gusto kong maabutan yung mother ko. Kasi ayaw nilang ilibing hanggat hindi ako nakaka-uwi. Nagmakaawa ako sa employer ko pero wala akong nagawa eh. Kaya yung mga OFW distress o yung mga OFW na kasambahay, kung may namatay man kayong kapamilya, kahit sino man sa kanila, anak, nanay man, or kapatid nyo, kung gusto nyong umuwi, kung ayaw ng inyong employer, hindi talaga po kayo makaka-uwi. Tsaka lang ako nakauwi nung 7 months na nakalibing ang nanay ko. March na namatay eh. March, April, May, June, July, August, September. September pa ako pinauwi. Kaya ang hirap maging OFW sa Middle East. Kasi nga, kahirapan umuwi. Although napakadaling pumasok sa bansang Middle East, pero napakahirap talaga umuwi. Kaya wala tayong magagawa guys kung halimbawa may namatay sa inyo, kung ayaw kayong bigyan ng mga visa para makauwi ng Pilipinas, wala po tayong magagawa. So, bilang isang OFW, napakahirap talaga. Masakit. Once po na isa kayong OFW sa bansang Middle East, hindi po talaga kayo basta-basta makaka-uwi kahit gusto nyo pong umuwi. Bilang isang anak, masakit ang mawala ng magulang. Lalo na pag umalis kang punong-puno ng pag-asa, umalis ka sa bahay nyo para pumunta ng abroad, may pangarap ka sa kanila, gusto mong maging maganda yung buhay nila, kasi mula pagkabata, mahirap kayo. Tapos pagbalik mo, hindi mo na sila makikita, hindi mo sila madadatnan. So bilang isang OFW, napakahirap talaga. Masakit. Kaya yung mga iba nating kababayan, iba nating mga OFW, nagmamakaawa sila na gusto nilang umuwi, gusto nilang makita yung anak nila, gusto nilang makita yung nanay nila bago sila ilibing.